Ayan, good morning mga ka-business, ano? Good morning mga ka-body. Di ba free? Mga ka-business, nagagayak na po kami. Time check tayo, alas 5 ng umaga. Okay? Agahan po natin ngayon mga ka-business kasi babiyahe tayo papuntang Cabiao, no? Nueva Ecija. Para i-meet natin yung isang nire-respeto nating vlogger, ano? Kasi ako, abot langit po yung pagrespeto ko sa mga taong mga nagsasaka. Ano po, mga kababayan natin na mga magsasaka. Kasi syempre, ano nga naman, ihahain mo sa hapagkainan mo kung wala sila. Diba? Kung wala yung effort nila. So, ayun mga kabisnes, yung tropa, nagagayak na rin. Kasama natin yung si Kay. Kay? Yan o. Si sweetheart ko. Sweetheart. Yow. So, mamaya mga ka-business kita tayo ron. Bali, magdadala tayo ng regalo para sa kanya. Siyempre, sewing machine. Dahil yun ang ano natin eh. Meron tayo, ano po mga ka-business. So, bahala na kung anong ganap mamaya. Diyan muna kayo. Sit back, relax. At babiyahin na tayo mga ka-business. Alright. Ganda ng sikat ng araw. Mag-exit tayo sa San Simon. San Simon. So, yun na mga kabadi. Mga kabadi. Parating na kami. Si Papri. Kaya mga kabusiness, ano, kitang-kita natin yung Mount Arayat. Ano? Lusap mo nga, boss. Ganoon. Okay na. Dito na palood ko si Maki Moto, dito nag-teach lang mag-asawa, dito yata yun eh. Sumit ko lang yun, background nila yan. Pero mga ka-business, oh, meron palang barko dito, paano napunta yung barko dito? Ano? Laki! Ano yung barko? Ano? Nasa harap siya ng Mount Arayat. Ano? Ayan po mga ka-business, yung eskwelahan ng mga nagsisiman. Eskwelahan ng nagsisiman. Ayan mga ka-business, daan muna tayo rito. Malapit na tayo dun sa mismong bahay nila Maki. Maki Moto. So, bibili lang tayo ng konting kasalubong man lang para sa mga bata. Business yung pasalubong natin, no? Mga bata. Kasa ka ba? Kasi yan. Matik na tayo mga ka-business. Nasaan yung bahay ni Maki? Maki. Moto. Maki Moto po. Dahil ba letke? Masagisaan ni. Saan yung bahay ni Maki? Oh, Da.
Idol! Saan si Maki? Tara, ba tayo? Si Black Shadow. tropang bukid. Meet ano? Meet tropang... Ayun na. Hello po. Ayun si Kabadi. Maki Moto. Hello po. Bukas narita natin yung person. Ayun. Saan bahay mo? Ito po, dito po. Ayun. Apo, hello po, good morning. Gan po katagal yung biyahe nyo? Mga... ilang oras ba? Anong oras tayo? 2 hours. Medyo natagalan lang gawa ng... 2 hours. Mandaan. From Caloocan na, sir. Caloocan sa may... Caloocan North. Lulusong ba kayo? Hindi po, may lahat kami ngayon mamaya. Pupunta namin yung... Hindi, mga sige nga sa studio. Wala natin ang bigyan ng gatas. Eh, meron kaming kasalubong sa iyo. Oo. Eh, pwedeng ano, baba natin, patulong na lang. Bye. Ayun mga kabisnes, bigay natin kay Kabadi yung ano natin. Nandito sa labas sa sakyan. Siya yung ano nga pala, yung wife ko. Hello po. Wife po ni Kabadi. Sweetheart ko, sweetheart ko. Sabo ba natin? HB? HB? Si Kabadi nga pala, may YouTube channel din, di ba po? Opo, ayan po mga Kabadi, mga kabisnes. Hingiho ko ng mga suporta dun sa YouTube channel ko. So good trading po, yung content po namin mga kabisnes, mga kabadi, about sa mga sewing machine, yung mga pag troubleshoot at saka yung kung paano mag put up ng patahian, ganun po. At saka meron din po tayong mga binibenta mga sewing machine. So pakisuyo na lang po, salamat po sa suporta mga kabadi. Kabadi, paka pwede niyo po sabihin kung ano po yung YouTube channel niya, yung pangalan. YouTube channel po natin, Sogo Trading po. S-E-W-G-O. Pwede naman siguro, kabadi, makisuli na lang. Ano na lang natin. Okay, so, mga kabadi, bali yung YouTube channel niya, kabadi, ililink ko na lang po sa baba, sa description box. So, pakibisit na lang po, pakisuportahan na rin. Maraming salamat po. Ito yung regalo ko sa iyo. Regalo ni kabadi. Sarado, parang... Nabalita ako na nanahi ka raw dati. Opo, nanahi ako dati sa Bulacan. Yun. Yun, no, ganda mo. Ice cream, sewing machine. Yan tayo ni Kabadi ng ano, ng high speed sewing machine na yan. Ang business. Ang business. Bagong bago ah. Bali, ano yung Kabadi, yung head niya, yun lang yung semi brand new. Pero yung table motor stand, lahat ng accessories niya brand new yan. Yung head lang ang ano, semi brand new lang po yan. Opo. Sensya ka na kabadi, yan ang nakayanan. Ayo. Maraming salamat po, maraming salamat. Meron din po kaming pwesto sa Caloocan, tindahan ng mga ganito. Eh sa dalas ng panonood ko ng mga vlog mo eh. Ako napaka kasi yung ano mo kabadi, yung ganitong pagba-vlog. Siyempre, kumbaga abot langit yung respeto natin sa mga apo kababayan nating ang hanap buhay eh. Pagsasaka po. Pagsasaka. Dahil sa, siyempre, ano, ihahain mo sa hapag kung walang magsasaka, di ba? Medyo mabigat po ito. Sinong pwede kayang ano? Hindi na lang pong dalawa ni Parin Black. May ano po rito eh. Kaya ba? Ayun no. Para ma-testing natin. Mapasya natin doon. Sana. Mapasya kaya yan. For sure. Sige. Ito sa baba. Kahit dyan na lang pa yung maglabas na lang. Buwat natin.
Di ba pwede ipasok doon sa loob? Kaya mga kabisnes, andito na tayo sa lugar ni Kabady Maki. Ito yung ating yan, regalo sa kanya. Baka ako mo pala, sabi ko kayo. Isa yung tropa. Opo, kaloka po. May ano naman po kami. Oh, kompleto naman sa permit. Hindi, maano yung paa mo. Ah, sige ko. Ito mo. Lalay lang. Pasok kami, Kabady. Sige po, pasok po. Halika ma. Eh, gusto niyong makita yung mga chikiting mo eh. Tulog pa mo sila. Nasingin ko lang. Ano mo? Masikip. Medyo masikip dito sa akin. Okay lang yun. Yun. Yung accessory. Ay, alam ba? Ang aga-aga, pinagpawisan na si Kabady. Yun. So Kabady, meron kaming ano para sa mga ticketing. Ito, kay Andito. Ito ba? So, ito Kabady, meron kaming konting ano pangangalian. Tsaka ito sa mga bata. Pagpasaysa mo na. Tapos ito, paborito mo ito eh. Tamaan mo na, ikaw Kabady. Talagang sinigurado kong yung magugustuhan mo. Pero ito, madalas eh, minimerienda nila ron sa bukid. Tapos yung maanghang. Tapos ito naman, para sa, siyempre, yung mga bata. Hindi kaya nung masyado maanghang. So Kabady, testing natin ito. I-demo ko sa iyo. Salamat po. Sino ito? Yung double light po. Double light. Idol. Hello, Kabady. Salamat, nakarating kami rito. Oh, saan ba natin ito pwedeng ano? Ito. Muna tayo na ano. Kape muna po tayo. Oo, oh, kape tayo. Yun ang ano ba eh, yung kape. Iba. Kasok pa ito. Ah, doon sa kanila. Ito pa. Ito. Dali natin ito. Mamaya na yan, alam. Mamaya na mag-testing. Sa isa po, medyo maliit lang yung bahay ko. Ay, siya. Asap po kaya? Tulog pa po yung mga anak niya. Tulog pa po. Alas dos na pong nakatulog eh. Dahil pasensya ka na. Eh talagang ganyan eh. Iniidudo ka namin eh. Salamat po. Eh guruyo mo ka po. Guruyo mo si Makimoto. O, nagtatanim. Yung pag ano mo lang mga tawag na ito, kamatis. Opo. Ako, tuwan-tuwa ito. Tuwan-tuwan mong nailagay mo na sa crate. O mga kamatis. Dami. Ang dami. Sige mamaya, abang nagkakapi ka ba, di may ilang tanong lang sana ako. Okay lang. Patungo lang naman sa pag, sa channel ba, sa pag-YouTube. Sige, mamaya ng konti para medyo marilak si Kabady. Una ako na nasa. Ano ko po yung umalis kami ng alas 5. Di, 5.30 na po? Ah, 5.30. Ang madaling araw. Pero gumising kami ng alas 4. Kasi, siyempre, ready pa. Mga alas naman po yung gaya kung karili sa tatlo. Opo. At saka ano ngayon, medyo himala kasi walang traffic yung NLEX. NLEX at saka yung ito, yung Araya Road ba yun? Araya Road. Yun. Ay mga Kabady, masusubukan natin yung pagtitimpla ng kape ni ano ni HB. Si HB po yung mga masarap dito, dapat i-bula. Ano dito ko eh? Ay, huwag nang ulitin ha. Yari ka dyan. Yung mga tropang bukid eh, na-meet natin, tropang metro.
Kami naman ay laging nakikipagsapalaran sa Metro Manila, araw-araw, traffic, yung mga nangyayari doon. Doon ang yung hanap buhay namin, pagdi-deliver ng mga sewing machine. Huwag mo napakasarapan. Baka kami maganahan. Maganahan sila kabadi. Yung ano pala, kabadi yung tungkol sa t-shirt. Kasi di ba nasa larangan kami ng mga pagtatahi? May mga kliyente tayo, marami tayong kliyente mga katahian. Baka pwede nating pag-usapan kung ano, gusto ko rin makatulong kung para makamenos doon sa expenses mo. Oo. Kahit i-text mo lang siguro sa akin yung posting, kung magkano'ng inaabot, tapos kung meron tayong makakausap din na tawag nito, siyempre may ginito ang puso rin na mapababa. At least mapababa man lang yung sa pag-print at saka sa mismong sa t-shirt. Kasi siyempre marami tayong yung mismong gumagawa ng t-shirt. Unlike doon sa bibili natin na perperaso, ano, tapos ipapiprint. Eh kung makakarekta tayo doon mismo sa paggawaan, yung makakalis po, makakamenos tayo. Pakianin nyo sa akin kung magkano'ng nakasalubuyan niya sa kinukompute niyo pa mag-asawa. Oo, inaayos ko po na. Hindi po kasi makapag-asikaso gawa ng walang laptop. Hindi po kami makalabas eh. Ah, okay. Pero open na po yung SM Pampanga. Kaya lang, hindi lang po ang makapunta doon. May bit po dito sa Pampanga. Okay. Ito na. Okay. Ah, wala nang sa kubo eh. Yo. Wala pa. Eh, sa atin direktahan eh. Noon pa sana, kami pupunta, kanya lang magkaroon ng lockdown. Oo. Yung misis ko kasi talagang mahilig yan sa sa mga pananim. Gusto ako sa mga buka. Pati yung pagpipitas mo ng chili, talagang sinubaybayan na yun. Balang araw, malay mo, maka-invest tayo ng lupa na pagtataniman. Tama po. Mga ka-business, medyo nabala na rin sila. Hindi, okay lang, okay lang. Talayin natin yung pagkakataon. Diyan lang ito. Ito mo yung bagong cellphone. Si Double X. Wow. Double X. Cellphone mo ah. Ayos na yan. Ay, magkakapatid siya o magkakaibigan niya? Siya, hindi mo. Thank you. Thank you po. Pasalamat tayo. Nalilito pa ako sa inyo eh. Si HB, si MYFP. Si Ben? Double B. Ito na ba si ni Maki sa Double Black. Double, meron ba? Yung mata po niya, Double Black. Double Black. Napangalanan ah. Gagabi, wala pa naman yun sa vlog mo. Gagabi, ang napanood ko, yun nga yung na-approve na yung motor. Parang lock siya daw. Masarap yung tinitipla mo na yan ah. Ewan mo nga, baka hindi pa masarap po. Masarap siya, parang Starbucks. Thank you. Pre, huwag mo na daw ulitin. Habang nagkakapit tayo, mga ka-business, may ilang itatanong lang tayo kay Kabadi Maki. Ang ganyan, may stand doon. Okay. Thank you. Oh, ha? Para, kita po tayo lahat. So, ayun po mga ka-business, mga kabadi. May konting
tanong lang tayo sa idol natin. Una-una, bakit Makimoto? Kasi talagang content ko talaga, kabadi. Motor talaga. Okay. Kasi mahilig ako sa motor eh. Ngayon, napag-isip-isip ko na sabi ko parang mabigat sa budget yung pag-upgrade, pag-ano sa motor eh, pag-tabit-tabit. Sabi ko baka hindi ko kaya. So, naisip ko na lang na i-content ko na lang yung araw-araw namin ginagawa. Yung pag-subuk, eh, total, yun naman talagang ginagawa namin eh, araw-araw. Sabi ko, wala nang mawawala, susubukan natin. Pwede ko na lang isingit siguro yung pang-motor kung minsan. Kaya sabi ko, dito na ako nakilala sa Makimotor. So, hindi ko na dapat palitan pa. Okay, so pangalawang tanong, tawag nito, paano ba nagsimula? Ano yung damdamin mo noong, syempre lahat naman ng nagpa-vlog, dumadaan sa times na yung halos konti lang yung viewer, tapos ko konti subscriber, paano ka nagsimula at saka pang ilang buwan mo na ramdaman o ilang, pang ilang linggo o araw man, mo naramdaman na uy may ano to may potential, ibig sabihin may chance na mag-umunlad yung pagba-vlog ng Makimoto. Kasi nung ano ba to yung nung nag-umpisa ako, hindi pumasok sa isip ko na yung kikita ako. Okay. Ko, ang gusto ko lang share sa ibang tao yung ginagawa namin. Mm-hmm. Yung ano man ginagawa namin. Tapos nung sabi ko maka 100 views lang ako, masaya na ako. Sa bawat upload? Sa bawat, kahit isang video lang po ang umabot ng 100 views, masaya na ako. Ibig sabihin, nung bago ka pa lang, sa loob ng isang linggo, ilang beses ka nag-upload? Siguro po, 3 to 4 times po ako nag-upload. Sa okay, tapos mga ilan ang views nun? Isang 26, 30, ganun. Tapos, araw-araw ka ba di, minomonitor ko yun. Sabi ko, tinignan mo. Sabi ko, tinignan mo, ngayon yung gusto. Nagiging 60, 70. Tapos, nung mga siguro, mga ilang buwan na nakaraan, mga 2 to 3 months, napansin ko, meron na akong video, isang video na umabot ng mahigit 500 views. Wow, 3 months. Nagkaroon ka ng 500. 2 to 3 months siguro yung kabadi. Tapos, sabi ko, may potential na parang sabi ko gagawin ko pa. Papakita ko talaga yung totoo, natural. Tapos pagka inedit ko siya, sabi ko natural lang, walang arte, walang ano. Tapos nung mga nagdaan na yung mga buwan, sabi ko na-monetize na ako ni YouTube. Naka 1,000 subscribers na ako. Sabi ko sobrang saya, sabi ko ganito pala yung pakiramdam. Tapos hindi pa ako naniniwala na sabi ko baka hindi naman. Ilang months bago ka na monetize? Simula nung nag-vlog ka, nung nag-upload ka. Monetize ako na YouTube. Hindi ako nagkakamali. Mga 1 or 2 months ata. One month? Or 2 months pinakamatagal. Ang bilis nun! Ang bilis nun sa... Hindi ako nagkakamali. Parang... Oo, mabilis yun. Kasi, kagaya nung sa amin, ako, nagsimula rin ako mag-YouTube. Siguro ano na, 4 months, no? 4 months. Pero hindi pa ako monetize. Kasi yung tawag neto, pero tuloy-tuloy lang din. Upload lang ng upload. Makimoto, kabadi, ano ang may advice mo dun sa mga, syempre, yung mga aspiring na nag-YouTube din, nagba-vlog din? Kasi hindi naman talaga biro po, yung pagdadaanan mo para ka ma-approve, ma-monetize, di ba? So, ano yung pwede nating pang-motivate sa kanila? Yung batay sa pinagdaanan nyo po? Batay sa pinagdaanan ko, sa body, siguro, ano lang, sipag, tiyaga, tsaka tiwala sa sarili na matching mo yung saka huwag mo nang isipin yung paano kikita. Isipin mo na kung paano natin makasaya yung mga ganun na isang din. Okay. Napakaganda lang. Huwag mo muna isipin yung kita. Ang isipin mo muna paano mo mapapasaya yung mga nanonood. Maganda na. Okay. Parang blanco ang biglaro. So, okay.
Ano na si Makimoto ngayon? At saka sa after mga simula ngayong nagkausap tayo, si Makimoto ngayon, ano ka na? At saka after mga 1 year pa? Siguro ka ba si Makimoto sa ngayon, simpleng tao, simpleng pamilya, siguro pagdating ng after 1 year pa, siguro ganun pa rin. Simpleng tao, simpleng asawa, simpleng tatay, kaibigan, ganun pa rin po. Lalo natin iniidolo eh. Pang-idol talaga eh. Wow. Ang galing. Kabadi, ano na lang, isa pa, tawag nito. Anong gagawin mo sa sewing machine? Kasi talagang, ano ni Mrs. Chen eh, sabi niya, hindi, sabi niya, baka pwede mo maturuan mo namin. Sabi ko, paano ko turuan? Wala akong tayong makina. Oo, sabi niya. Kalayo mo, no? Gustong-gusto ko talagang manahin, sabi niya. Sabi ko, sa panahin, hindi naman mahirap. Basta, disidido ka sa isang trabaho, at gusto mo talagang matuto, hindi imposible na matuto ka. Pagka talagang binigyan mo ng panahon o oras, matuto ka. Kasi ako, nanahili ako, hindi ko ako marunong. Pero nag-training ako ng isang linggo, matutunan ko. So, ibig sabihin pala, si Kabadi Makimoto, lihiti mong mananahi dati. Ibig sabihin, nagtahi ka talaga. No, namasukan? Namasukan ko ako sa giginto. Anong patahian ng? Pabrika po siya ng mga polo shirt po. Mga in-export. Oo, ano yun ha? Skilled talaga yun. Huwag ka ganun. Polo shirt, skilled yun. So, hindi basta-basta yung ano, ibig sabihin, bisado mo lahat yung pag-operate ng machine. Hindi, ang hawak ko po nung machine nun, overlock. Edging. Yung sa pag-attach ng stem, tsaka sa side kung gano'n. Tapos minsan, yung may extra sa single, kagaya po niya, yung mga ano lang po, yung mga pagtatap. Sir, thank you so much ha, sa pagpapalag nyo. Kabadi, thank you. Ayun mga kabusiness, ang dami nating natutunan kay Kabadi Maki. So, yun o, no, yung isa sa mga prinsipyo niya, simula ngayon, after 1 year pa, kasi ngayon, more or less, ang subscriber niya nasa 100,000 na. Ang napansin natin doon, ang bilis umangat ng subscriber niya. So, siguro, a matter of 2 months lang. Dati, pinapanood kita, 50, wala pang 50,000. Nag-celebrate ka pa nga nung 50,000, nag-vlog ka pa tungkol doon. Tapos ngayon, 2 months, mag-100,000 na siya. So, yun ano, huwag mo munang isipin yung kikitain. Ang isipin mo na yung paano mo mapapasaya yung mga nanonood sa'yo. Okay? Tapos, ano si Makimoto ngayon, simula ngayon, after 1 year, ganun pa rin. So, simpleng tao. So, yun ang mga dapat talagang iniidolo mga kabusiness. Ano? Low profile, mababa kalooban. Okay? So, thank you. So, doon na tayo sa pag-test ng machine. Opo. Thank you. Hello pa. Kumain pa. Gulay. Sobrang saya ng bisyo. Punta siya sa iyo. Ito yung ano, ito yung sewing machine na regalo namin sa inyo mga asawa. Ito kompleto na siya, meron na siyang kasamang winder, extra. Tapos karayong 10 piraso ito. Para na may reserva. Ito, yung kaya niya, 500 ml, for 1 year na yan, pagka araw-araw ginagamit. Pagka minsan lang, hindi naman 8 hours na ginagamit, pwede yung, ano, pwedeng kahit 2 years. Yan. Pagka kumaba na siya dyan sa low, pwede nga magtagtag. Mag-text ka lang sa akin, papadalang kita through LBC. So, ito siya, yung tinatawag mga kabadi na high speed sewing machine, no? So, 220 volts, saksak natin, nakabadi dito, mako. Wala pa tayong sinulit pala. Kapisado mo nga siguro ito, no? May paglagay na sinulit, kapisado na. Okay lang yung sinulit eh. So, ang gawin mo lang kabadi, pag andito ilalagay yung sinulid, ano, ganyan, so gano'n, tapos, dugtong mo na lang.
para masundan mo to. Okay? Pag-switch on, antay muna natin at least mga 5 seconds kasi bumibelo yung motor para iwas sa pagkasunog ng motor. Okay? So pag kaya nakabelo na 5 seconds na, pwede na natin apakan. Yan. Kasi mo kabadi, pinagawa mo yan. Kabadi. Testing natin mga kabadi kung marunong pa. Butok mo na yata. Ayan o. Please. Please. Medyo marunong pa mga kabadi. Kaya lang. Pagkalan ng present po ito sa pata niya. Pata. Yan. Talaga naman. Usay eh. Medyo marunong pa. Masaya ka kabadi. Ay masaya po ako dahil isa po ako sa napili nyo, nabigyan ng regalo kagaya ng mga sewing machine. Kaya taos puso po, ipakasalamat ko sa inyong mag-asawa, pati na kay sir. Ayan, maraming salamat po. Ayan, thank you, Rick. Thank you. Ayan. Ayos. Yun lang, isa-isa yun na? Off na natin. Sabi ni HB ba yun? Saglit lang daw kasi bibili sila ng mga almusal. Opo, mag-almusal mo muna tayo. Mahirap pahindian yung... Opo. Kabadi, thank you ha. Thank you rin po, thank you. Kabadi meets ka-business. Alright? Kabadi meets ka-business. Wait lang, sa kabadi pa. Ayan, kabadi meets ka-business. Okay? Thank you, thank you. Ayos.